Kung hindi muling nabuhay si Kristo, walang kwenta ang ating pananampalataya sa Kanya. Nevertheless, ito ay isang turo na hindi lamang natin dapat paniwalaan. Sa palagay ko, para sa Diyos, mas maganda na ito'y ating maranasan upang mas lalo nating paniwalaan. Yun nga lamang, papaano nga ba natin mararanasan ang Kanyang muling pagkabuhay kung hindi naman tayo mamamatay? Tingnan po ninyo ang mga alagad. Alam nila yung turo na yan, na si Kristo'y mamamatay pero muling mabubuhay. At kanino nila narinig yan? Kay Kristo mismo. Pero bakit nung una, hindi nila yan alintana? Parang hindi nila pinapansin. Walang kagat sa kanilang karanasan. Hindi nila masyadong pinaniniwalaan. Kasi nga, hindi pa nila naranasan ang mamatay. Buhay na buhay pa, hindi lang ang kanilang katawang lupa, kundi ang kanilang pag-asa, ang kanilang sigla, ang kanilang saya, sapagkat wala pang naranasang matinding problema. Si Kristo ay kasama pa nila. And whenever Jesus was around, walang problema ang hindi malalampasan, walang pangangailangan ang hindi kakayaning tugunan. Kaya nga, high na high pa ang espiritu nila until si Kristo ay pinatay nga. Ano ang sabi ng dalawang alagad? Siya pa naman ang inaasahan namin. Sansad bigla ang gana nila. Sansad bigla ang pag-asa nila. Sobrang lungkot at takot nila. So much so, na kahit gumagalaw pa sila at humihinga, buhay pa, pakiramdam nila, patay na sila. Until si Kristo nga ay nagpakita sa kanila. Ipinaramdam ni Kristo ang kanyang muling pagkabuhay. Anong sabi nila? Kaya pala, gano'n na lamang ang pakiramdam natin. Nag-shoot up bigla ang kanilang saya, ang kanilang gana, ang kanilang pag-asa, nawala ang lungkot at takot nila. Yung turong ito, inangkin na nila. Nagkaroon ng dating at kapit sa kanila. Patunay, ipinangaral nila yan. Si Kristo'y muling nabuhay hanggang sa maging mitya pa ng kanilang sariling buhay. Yun ang halaga na kapag ang katotohanan na ating sinasampalatayanan ay ating mararanasan. Mararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos? Titibay ang ating pananampalataya? Yes! Sa ating mga blessings sa buhay. When everything is fine, maayos ang pamilya, walang ganong malalaking problema, maayos ang negosyo, maayos ang trabaho, napapaligiran tayo ng mga maasahang mga tao. Pero, I hope you will all agree with me, mas mararamdaman natin ang pagmamahal at kapangyarihan ng Panginoon, mas lalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon, mas titibay ang ating pananampalataya sa Panginoon, hindi lang sa ating mga blessing, kundi lalong-lalo na sa ating mga sufferings that can turn into a blessing sa tulong ng Panginoon natin. Halimbawa na lang, dati mayroon akong nakilala, nakikita ko na lamang paminsan-minsan, isang ginang, napaka-ideal ng buhay niya. Pupwede mong kantahin sa kanya yung kanta ni Daniel Padilla, na sa'yo na ang lahat. Maiinggit ka sa buhay niya. Ang ganda ng takbo ng buhay niya. Until nagkasakit ang isa sa mga tatlong anak nila. Malubha, inilaban niya sa Amerika pa, pero ganun din, namatay din. She was so devastated. Malungkot na malungkot. But she kept on going to mass. Katwiran niya nung una, Father, yung asawa ko na nga, tumigil na sa pagdarasal, sa pagsisimba. Ako pa rin ba? For 1 year, makikita mo yan, nagsisimba lang mag-isa. Minsan kasama, isa, dalawang anak. Pero hindi ang mister niya. For 1 year. Bakit ko na lamang 1 year, binilang ko? Hindi. Kundi finally, minsan nakita ko silang nagsimba bilang mag-asawa. Kasama na niya ang mister niya. Nalaman kong 1 year. Kasi pagkatapos magsimba, lumapit sa akin at ang sabi sa akin, babang luksa ng namatay na anak nila.
Pero hindi yun ang dahilan talaga kung bakit nagsimba siya. Exact words ang sabi nung lalaki sa akin, Father, kahapon lang, napaginipan ko ang anak ko. At ang sabi sa akin, Papa, magsimba ka na, okay na ako. Masaya na ako. Alam po ninyo, biglang natingin ako dun sa misis niya, tingin agad sa langit, sigurado kong nagpapasalamat sapagkat ang kanyang pamilya ay namatay na dahil sa nangyari sa kanila. Pero sa puntong iyon, naranasan niya ang muling pagkabuhay na dulot ng Panginoong kinapitan niya. Sinisigurado ko sa inyo, kahit ibigay ko sa inyo ang pangalan niya, ang address niya, kahit puntahan niyo at sabihin niyo sa kanya, kunwari, pero halimbawa'y magiging totoo, sabihin niyo sa kanya, papatayin kita kung hindi mo itatakwil ang pananampalataya mo. Sinisigurado ko sa inyo, ang isasagot niya sa inyo ng babaeng ito, patayin mo na ako, pero hindi ko tataliktan ang pananampalataya ko. Hindi na siya kailanman matatakot pang mamatay kahit anumang kamatayan niyan, sapagkat naranasan na niyang mamatay sa pagkawala ng anak niya, sa hindi pagsisimba ng asawa niya, pero sa tulong ng Panginoon na kinapitan niya, uling nabuhay siya at ang kanyang pamilya. Yung karanasan ngayon, hindi mo na maialis, kapit na sa kanya. Yung katotohanan na si Kristo ay muling nabuhay, first hand, naranasan niya. Brothers and sisters, of course, takot tayong mamatay, literally. Maraming gustong mapunta ng langit, pero walang gustong mauna. Pero papaano tayo mabubuhay sa langit kasama ng Panginoon, literally? Ayaw din nating makaranas ng kamatayan dulot ng kasalanan, mga problemang ating pinagdaraanan, yung mamatay tayo metaphorically, ayaw natin yan. Pero paano natin mararanasan yung karanasan tayo'y kanyang tutulungan at sasagipin sa ating kasalanan, sa ating mga pinagdaraanan upang maranasan natin first hand yung naranasan ng ginang sa kinuwento ko sa iyo kanila lang. So much so, na kapag nangyari na ito, yung na-solve ang problema mo, nakala mo hindi mo kaya at ng pamilya mo, yung naranasan mo ang muling pagkabuhay ni Kristo habang nabubuhay ka dito sa mundo, kapatid, kung papaanong kapag tayo namatay ng literal at binuhay ni Kristo ng may kapal sa kalangitan at hindi na tayo mamamatay, gayon din naman, kapag naranasan natin sa ating buhay, na tayo'y namatay dahil sa kasalanan, dahil sa matinding problema ang ating pinagdaraanan, mahihirapan na ang demonyo na patayin uli tayo sa problema sa kasalanan kung ito'y napagtagumpayan na natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kahit na ayaw natin, sana kapag nandiyan na ang karanasan yan na hindi naman din natin maiiwasan, kamatayang literal o metaphorical man, harapin natin ng may pananampalataya. Huwag natin iuurungan. Basta, kapatid, tulad ng kinuwento kong babae, kapit lang. Inasmuch as, chinay ko naman sa banal na kasulatan. Halimbawa, dun sa isang favorite passage ko, Ecclesiastes 3, verses 1 to 8, yung nagtataglay ng mga opposites in life. Time to be born, time to die. Time to heal, time to kill. Time to plant, time to uproot the plant. 14 opposites in life. Wala akong nakitang time to give up. Yes, walang time to give up. Kahit na may verse na nagsasabing there is time to die, walang time to give up. Na para bang sinasabi ng passage na ito, kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon, anuman ang maranasan mo sa buhay sa mundong ito na pagkamatay, do not give up. Hold on to Him. Huwag kang bibitaw sa Kanya sa biyaya ng muling pagkabuhay niya. Kumbaga sa talaba, dapat ang pananampalataya natin kahit patay na, nakakapit pa. Sa pagkatandaan natin, pupwedeng tama yung expression natin habang may buhay, may pag-asa. Pero kapatid, sa wari ko'y wala naman sa Biblia. Sinong nagsabi niyan? Tao lang. Pero hindi ko sinasabing mali yan. Yan ay base sa ating karanasan, base sa ating kakayanan, base sa ating punto de vista, base sa ating kamalayan. Pero ang sinasabi ko'y ganito, sa kamalayan ng Diyos, sa punto de vista ng Diyos, kahit kamatayan, kaya niyang gawan ng paraan. Kaya huwag mong sasabihin sa Panginoon yung expression, habang buhay,
may pag-asa o may buhay, may pag-asa. Kasi sasabihin niya sa iyo, kahit sa kamatayan, kaya kong lagyan yan ng pag-asa. Natatandaan ninyo kung paano niya itinuring yung kamatayan ng babaeng anak ni Jairo? Anong sabi niya? Hindi patay ang bata, natutulog lang. Natatandaan ninyo kung paano niya binuhay na magmuli si Lazaro? Hindi niya sinabing, Lazaro, mabuhay ka! Ang sabi niya, Lazaro, lumabas ka, sapagkat para kay Kristo, kahit kamatayan pa yan, pagtulog lang yan. Or, kayang-kaya niyang gawan ng paraan. No wonder, bago namatay si Jesus sa krus, natatandaan niyo yung sinabi niya? Ang sabi niya, it is finished. Hindi niya sinabing, I am finished. Ang sabi niya, naganap na, tapos na. Hindi niya sinabing, tapos na ako. Tapos na, maliligayang araw ko. Pagkatapos nito, wala na. No? Ang sabi niya, it is finished. Ano yung it is finished? Hindi siya, kundi yung pinapagawa sa kanya ng Ama. Siya, hindi siya, sapagat alam niya, kahit siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Kaya sana, kapatid, ganun din tayo. Ano man ang maranasan nating pagkamatay sa buhay na ito, harapin natin ang may pananampalataya sa Diyos at huwag na huwag nating sasabihin, tapos na ako. Manapang sabihin natin, tapos na ang kaya at dapat kong gawin. Ang Diyos naman ang gagawa para sa akin. Sapagkat anuman ang hindi ko kayang gawin, ang Panginoon ko ang siyang gagawa, kikilos para sa akin. Kahapon, nag-iisip ako kung paanong magkakaroon ng magandang ending ang sermon na ito. Hanggang sa dinalaw ako ng isang kaibigang may matinding pinagdaraanan. Usap kami, kinausap ko bilang tulong sa kanya. Ang hindi ko mawari, bigla na lang, suddenly, it just popped up into my mind. Bigla kong nasabi sa kanya na hindi konektado sa aming pinag-uusapan. Bakit nga kaya, ano, pag may gera, pag may boxing or sports na nakamamatay, UFC, puting tela ang binabandera o kaya iniyahagis sa ring, tanda ng pag-surrender o pagsuko. Diba? Tapos, naikonect ako sa kayong lino na iniwan ni Kristo sa kanyang libingan. At kung bakit baka ako, pag Easter season, nabuhay na si Kristo, yung krus, nilalagyan natin ng puting tela. Hanggang sa naisipan kong ikonekta, hindi kaya kako iniwan talaga ni Kristo ang mga kayong lino, ang telang ito, nang nakatiklop pa, nakatupi pa. Di ba't pag nakatiklop at nakatupi, madaling ipresenta, madaling ibigay, hindi nakakahiyang ibigay sa kanino man. Hindi kaya talagang yun ay isang simbolismo na iniiwan ni Kristo ang mga telang ito at ibinibigay sa akin at sa iyo na dahilan kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo at dahilan kung bakit siya muling nabuhay mula dito para sabihin sa atin na sa buhay na ito, makakaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagkamatay. Di ba namamatay ka sa problema? Sa asawa mo, sa anak mo, sa sakit na pinagdaraan mo, sa financial problems mo, sa nambubuli sa'yo, patong-patong na problema, uri yan ng pagkamatay. Na para bang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, pag naranasan mo yan at lahat ng ginawa mong paraan to no avail ay parang walang nangyayaring maganda, ipakita mo lang sa akin symbolically yung puting tela na yan. Yung tela na yan. Na para bang sinasabi mo sa akin, Lord, ginawa ko na ang kaya at dapat kong gawin. Hindi ko na kaya. Tulungan mo no ako sa aking problema. Alam po ninyo, nung sinabi ko yon sa kaibigan ko, luha talaga niya. Bumatak, humagulgan. At pati ako nahawa. Dahil sa pagkukumahog niya na kumuha ng panyo sana sa bag niya, alam niyo ang kanyang nabunot? Plain, walang print, puting tela na malaki ha, puting tela.
Parang dinurog ang puso ko. Wala akong plano na bigyan yon kahit papaano. Ang plano ko lang doon, pakinggan siya, payuhan. Parang dinurog ang puso ko na parang ang Diyos ay nangungusap sa akin. Father Fidel, sumusuko na yan, hindi sa problema kundi sa akin. Hindi na niya kaya. Tulungan mo siya. Kapatid, anuman ang kamatayang nararanasan mo ngayon sa buhay, sumuko ka na. Sumuko ka na, huwag sa problema kundi sa Kanya. Sapagkat kapag sa problema ka sumuko, kahit kayang-kaya mo pa, kahit malakas ka pa, magsisimula na ang kamatayan mo, maniwala ka. Wala nang mangyayaring maganda sa buhay mo kahit dapat ay meron pa kapag nag-give up ka. Kaya sumuko ka, huwag sa problema kundi sa Kanya. At sinisigurado ko sa iyo, kapag sumuko ka sa Kanya, kahit malala ka na, mapapagaling ka pa rin niya. Kahit sayad ka na, ibabangon ka pa rin niya. Kahit sobrang sama na ng tao at ng sitwasyon, mapapabuti pa rin niya. Kahit patay ka na, mabubuhay ka uli niya. Kaya huwag kang mag-give up, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tama namang binigyan tayo ng Panginoon ng dalawang paa para tumayo tayo sa ating sariling mga paa, ng mga kamay para gumawa tayo ng paraan, sapagkat ayaw niya na tayo masyadong dumidepende sa Kanya. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gumawa ka, kumilos ka, gumawa ka ng paraan. Pero kapag hindi mo na kaya, at walang nangyayaring magandang resulta, kapatid, nasa mga paa, nasa mga legs, nasa mga arms, nasa mga kamay mo pa rin ang paraan. Father, akala ko ba mayroong hangganan ng aking kakayanan? Yes! Pero bakit nasa sa akin pa rin ang paraan? Ganito yon. Ang tanging paraan kapag wala nang nangyayaring maganda sa kabila ng mga ginagawa mong pagsisikap, nasa mga kamay mo pa rin, nasa mga arms mo pa rin, nasa mga legs mo pa rin, nasa mga feet mo pa rin, ang gawin mo, yung feet na yan, yung legs na yan, ibaluktot mo, lumuhod ka. Yung mga arms na yan, yung mga kamay na yan, itaas mo, sumuko ka sa Kanya. Yung mga hands na yan, isalikop mo, magdasal ka. At sabihin mo, Lord, nagawa ko na yung kaya at dapat kong gawin. Ikaw naman. At darating ang tulong na iyong kailangan. Doon mo mas mararamdaman ang katotohanan. Doon mo aangkinin ang katotohanan ng Kanyang muling pagkabuhay, sapagkat sa iyong pagkamatay sa kasalanan, sa problemang pagdaraanan, muli Kanyang bubuhayin. Because just when you're about to give up, He will hold your hand, hold you up, and tell you, do not give up, stand up. Ito sana ang ating angkinin, sapagkat si Kristo ay namatay para sa iyo, para sa iyo, para sa akin. Pinag-usapan na natin ito nung nakaraang linggo. Mahal ka niya. Personal kanyang mahal. Kaya personal din na ikaw ang dahilan kung bakit sa siya'y muling nabuhay. Ano ba ang pinakamalaking problema na pwede nating pagdaanan? Ede, kamatayan. Kaya parang sinasabi niya, yung pinakaproblema na malaki na pwede mong pagdaanan, nasolusyonan ko yan. Kaya wala akong hindi kakayanin para sa iyong kapatid.